Okay, so guys, marami nagtatanong kung paano daw napapalabas yung navigation dito sa head unit ng 2023 Montero Sport. So guys, papakita ko sa inyo ngayon kung paano. Okay guys, para sa demo na to, ang gagamitin natin is yung Android Auto. Okay? So yung Android Auto guys, so yung isang Android smartphone, i-connect natin dito sa head unit. Gamit itong port na to, ito. Itong port na to, yan. Okay so guys, para sa demo na to, ang gagamitin natin ay itong Samsung Galaxy A52. Okay? So, itong phone na to guys, binili to last year lang. Tama ba? Okay, last year lang. So, itong phone na to, pag binili mo to, meron na tong Android Auto na naka-install sa kanya by default. Okay? So, ready to use na siya para sa Android Auto. So, gagamitin natin guys. Okay, so guys, so itong screen naka-off siya ngayon. Oh, i-on natin. Okay? So, ayan. Ayan yung screen niya. Okay, so ngayon, ito namang smartphone. So, kukunik natin to Type-C. Ayan. Okay? Tapos, yung kabilang dulo dito sa port ng head unit. Okay? Buksan natin siya. Natin. Yun. Okay guys, wala akong ginagawa sa phone, no? Hawak ko lang siya. Yun guys. Lumabas na agad yung navigation at the same time nandun na agad yung Spotify. Okay, ngayon guys dito sa touchscreen, no? Pagka kinlik mo tong icon na to, ito. So lalabas yung mga apps na supported ng Android Auto, ayan oh. Pero sa amin, in our case, ang normally na ginagamit lang namin dyan is yung Google Maps saka yung Spotify. So para kikinig kami ng music habang nagda-drive. Okay, so yung paggamit dito guys, no? Parang nasa cellphone lang. So pipindutin mo lang, like for example, kailangan mo yung Google Maps. Ayan oh, pindutin mo yung Maps. Ayan guys, ayan yung Google Maps. Okay, pwede tayong bumalik dito sa icon na to. Ayan, split screen naman lalabas. So, ayan. So ito yung Google Maps, ito yung Spotify. Okay? Okay, so guys, kapag nakakonect yung Android Auto, okay, itong kaliwa ng manubela dito, lahat ito is magagamit mo para kontrolin yung phone mo. Like for example, dito sa taas, pwede kang mag-play ng music. Ito, next. Ito, back. Pwede mong pataasin yung volume, pababaan dito, okay? So, ang whole point nito is, hindi mo hinahawakan yung phone mo habang nagda-drive, okay? Itong lower portion na to, ito. Itong tatlo na to, is pwede kang tumawag, okay? Pwede ka rin umaccept ng tawag, okay? At itong parang mukha na to na nagsasalita, ito yung voice command. So pag pinindot mo yan, magiging makukonnect ka dun sa Google Assistant. Okay, at so by just speaking, like for example, pwede kang mag-request ng kanta, ganun, or pwede kang tumawag gamit ang Google Assistant dito sa voice command. Okay guys, gusto ko lang i-point out na kung yung phone mo na nabili is lately mo siyang nabili at meron na siyang Android Auto na naka-install, wala ka ng setup na gagawin, no? Basta i-connect mo yan dun sa head unit, lalabas na agad yung Android Auto dun sa screen. Okay. So like for example, itong phone na to, wala kaming ginawang setup dito. Fresh from the store, nung kinonek namin siya sa Android Auto, gumana na agad. So guys, isa pa, no? Para malaman mo kung may Android Auto tong phone mo, is kailangan pumunta ka sa Play Store at i-search mo Android Auto. Pagka lumabas doon, install, yung sabihin, walang Android Auto yung phone mo, kailangan mo install. Pag ngayon, kung ang lumabas doon is like for example, update, kailangan lang magpa-update. So ibig sabihin, may Android Auto na yung phone mo, kailangan mo lang i-update. Okay. So itong Android Auto guys dito sa bagong phone is hindi siya lumalabas dun sa
listahan ng mga apps. So wala siya, parang hidden lang siya. Okay? So yun yung way para malaman mo kung may Android Auto yung phone mo. Okay guys, marami nagtatanong kung paano daw napapalabas yung navigation dito sa head unit ng 2023 Montero Sport. So, eh? So guys, marami nagtatanong kung paano daw napapalabas yung navigation dito sa head unit ng 2023 Montero Sport. So guys, papakita ko sa inyo ngayon kung paano.